Laglagan malala ang pinaka-highlight ng araw natin ngayon, kabatang, na kung saan ito nga yung pinaka-inaantay-antay nating huling tapatan sa pagitan ng blacklist at echo, dahil ang matalo rito ay matikwasak ang pangarap na makapaglaro sa M5. Pero bukod pa dyan, trending rin ngayon yung nomination para sa 10 Greatest Player, kung saan ito nga yung mga manlalaro na sobrang laki ng naiambag sa MLBB scene. At tila may nagtataka kung bakit wala o hindi napasama sina Oheb at ang V-Wise na nominado, at ang isa pang big deal para sa marami ay ang pagpasok ni Ribo sa listahan. Pero teka, kamusta ka, batang? Baka pwede mo naman akong suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe, at syempre idamay mo na rin pati ang notification bell, dahil ngayon pa lang, maraming salamat. Unang-una, magkakaroon nga ng M-Series Anniversary na kung saan pipili ang munton ng 10 nominado na pasok sa kriteriya na kanilang isinama. Una sa listahan ay yung dapat di umano mayroong experience sa M-Series ang isang player, o dapat nakapaglaro na nga siya sa kahit na anong World Championship ng munton, at hindi nga kailangan kung nagkampyon o hindi. Dahil lang appearance lamang para sa ating unang listahan ay sapat na, kaya naman dito pa lang ay marami na nga agad ang papasok sa isip mong mga players. Pangalawa, M-Series Achievements, kumbaga may extra points na matatawag ang munton kung ang isang player na nominado ay may kampyonato na sa M-Series. At hindi nga mahirap ito, kabatang, dahil tatlong magkakaibang koponan ang pasok sa ating listahan. Pang-apat, influence on social platform. O ito nga yung matatawag nating gumuguhit ang fanbase. Yung tipong bawat mga salitang ilalabas niya ay malaki ang impact sa mga tao. At ang panglima, hindi napasama sa kahit na anong illegal activities. O syempre, greatest player nga naman ang kanilang hinahanap, at hindi magandang halimbawa kung ang mapapasama rito ay naging sangkot na sa isang seryosong pangyayari. Pero bukod pa dyan ay itong promotion or soliciting, na kung saan ito naman ay may kaugnayan sa mga gamble site, na dapat ang isang player na mapapabilang sa 10 nominado ay hindi parte ng kahit na anong gambling company. Dito na rin ay tuluyang inlabas ng MPLPH ang 10 o 7 nominado, at nauuna na nga rito syempre ang hindi mawawala sa ating listahan. Walang iba kundi si Carl TC ng Echo, at hindi na kailangan ng kahit na anong paliwanag kung bakit nandito ang taong ito. Pero siya lang naman ang bukod tanging pro player sa buong mundo na may 2 world title sa larong MLBB, at wala pang nakakapantay kay Carl TC. Pangalawa, si Few ng AP Bren. Dito, kabatang, alam nating isa siya sa nakasama ni Carl TC noong una nilang kunin sa Indo ang M-Series title. At syempre, may 2 SEA Games gold medal na rin ang taong ito, at sinamahan pa niya ng isa pang IESF champion. Pangatlo, si Ribo, na kung saan ito lang yung taong nakuha na ang halos lahat ng kampeonato sa iba't ibang mga tournaments ng munton, at sa katunayan siya lang ang nag-iisang nakagawa nito sa kasaysayan ng MLBB. Kumbaga, ang kaibahan ni Ribo kay Carl TC ay wala pang MSC title si Carl, samantalang kinompleto na muna ito ni Ribo bago siya tuluyang mabangko sa Omega. Pangatlo, si Edward ng Blacklist International, na kung saan syempre yung 2 appearance pa lang niya sa M-Series ay sobrang laking bagay na nga idagdag pa natin na kampyon pa nga ng M3 ay nakuha nila. At syempre hindi mo rin may aalis na 2 beses rin siyang nakapag MSC Grand Finals, na kahit hindi man nagkampyon ay sobrang gandang run pa rin ito para sa isang Agent Zero. Panglima, ang tinuturing na pinakamalakas na gold laner ngayon sa Pinas, walang iba kundi si Benny Cutie, na kung saan sa tingin ko ang pinakadahilan kung bakit napasama itong si Benny bukod sa M4 champ na meron siya, ay dahil na rin sa sobrang ganda ng laro na ipinakita ng taong ito noong M4, kaya nga siya ang itinuring na finals MVP, kaya deserve rin talaga ni Benny ang pwestong ito.
At ang pang-anim abay bangko, man sa inyong paningin abay makakasama pa rin. At ito nga ay walang iba kundi si Yawi, ang taong pinaka naging dahilan kung bakit tayo may M4 skin show. Ito nga ay dahil sa lakas na ipinamalas niya sa paggamit ng hero na ito. At ang panghuli ay itong si Haji, dahil itong taong ito ay present sa tatlong magkakasunod na M-series ng Munton na hindi man maganda ang resulta ng M2 niya ay bawing-bawi naman ito noong M3 at hindi na rin masama ang M4 para sa kanya. Ito ay 7 nominado pa lang mula kay Munton, pero kung magtataka ka kung bakit walang B-Wise at wala ring Oheb sa list na ito, abay ito nga ay dahil malamang ang B-Wise ay parte nga sila ng rivalry. Ito kasi ay kasama sa kriteriya ng Munton na bawal mapasama ang mga players na nagpo-promote ng sugal. Samantalang kay Oheb naman, siguro malaking factor rito ay yung pagkakaroon niya ng issue sa finger heart noon sa Omega. Pero yun na nga, tayo ay dumako na sa laglagang naganap sa pagitan ng Blacklist versus Echo, na kung saan kabatang ito na yung huling pag-asa ng dalawang team na ito para sa kanilang slot sa M5. Sa draft, pangalang ay nakita natin na walang planong gayahin ng Echo ang ginawa ng AP Brand sa Blacklist, dahil halos hindi nila pinapansin ng mga heroes ni Sensui na maagang kumuha agad ng Baksha Jungle. Dito rin ay tila maninibago ka sa galawan na ginagawa ni Carl TC gamit ang Nolan, dahil pure damage nga yung build niya sa hero na ito, pero mapapansin mo na gumigit na siya sa mga Lord fight, kaya madaling napipitas ng Blacklist ang kanyang hero. Siguro masyadong nasanay sa utility jungle itong si Carl, kaya nagmimistulang napapababad rin talaga siya sa gitna kumpara sa paraan ng pagdunola ni Sensui na halos hindi na umaalis sa bush at tamang antay ng mababurst, at kailangan low HP muna ang Lord bago siya tuluyang magpakita. Kaya nga kung mapapansin mo, lamang sa kada Lord fight ang Blacklist, dahil nga bago magka-retrian ay nangangalhati na agad ang buhay ni Carl, at malamang nanibago rin talaga ang taong ito sa hero na Nolan. Alam naman kasi natin na si Carl TC yung taong hindi agad-agad ina-adapt yung mga bagong update sa MLBB, mapameta man yan katulad noon, at malamang maging sa hero na Nolan na hindi niya gaano na-spam nitong mga nagdaang mga araw. Pero sa game 2, dito mo mapapansin na puwersado at bigay todo na nga ang Echo, matapos pa lang nilang kunin yung Yuzhong ni Zanford, Novaria ni Sanji at 1-1 ni Benny Cutie. At dito mo rin mapapansin na talagang nag-i-stick ang Echo sa mga nakaraang mga heroes nila, kahit pa nagkaroon ng patch at napalitan ng rumor nila ay ganitong-ganito pa rin ang identity ng kanilang koponan. Kumbaga, dito masasagot ang katanungan mo, kabataan, kung ano yung kaibahan ni JP kay Yawi. At ito nga ay yung decision making at pagiging kalmado lamang sa laro. Pero overall, playstyle at hero pool ay parehong-pareho lamang ang dalawa. Pero yun na nga, nakatungtong na sa match point ang Blacklist International, at kung mapapansin mo sa draft ng Echo ay halos wala pa rin talagang indikasyon sa pagkuha sa mga hero ni Sensui, at ang malala, nahawakan pa niya ang Fredrin na mas lalong pumabor sa Blacklist. Mapapahanga ka sa lakas ni Edward ngayong nakakatapat niya si Sanford, yung tipong nasa solo kill niya pa ito, at ito talaga yung unang nagiging indikasyon kapag tinatalo ang Echo na dapat ay mauna mo munang talunin si Sanford sa laning at mahuli ito sa mga teamfight. Nakakahanga rin talaga ngayon itong si Renny J, dahil may kita mo sa kanya yung napakalaking improvement sa paglaro, partida. Sobrang nakatanggap pa ng mga negatibong komento at pangdadaw ng taong ito, pero ito siya ngayon nagpapamalas ng lakas. Ganon pa man, hindi na tayo kakabahan kabatang para sa M5, dahil alam nating ang mga naiwan pa lang na mga kupunan ngayon ay pawang mga may napatunayan na sa M-series. Kaya nga, ayon kay Coach Panda, talunin di mo no ng dalawa nating pambato ang Onyx Indo para tuluyang mapatunayan na Pinas pa rin ang malakas hanggang ngayon. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna
ang ating kwento patungkol sa tuluyang laglagan na naganap sa pagitan ng Echo versus Blacklist at pati na rin syempre kung bakit walang B-Wise sa 10 Greatest Players. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah!